guys! So, welcome back po sa aking vlog today. So, today is meron na naman tayong tutorial. So, magtuturo naman po ako sa inyo kung paano tayo mag-pin sa reels. Diba? Mag-pin sa reels. Samantalang dati is nagpipin lang ako ng 3 times sa TikTok account ko lang. So, 3 times pwede na pala tayo mag-pin sa reels. Diba? So, alam mo ba ang pin kasi, pag nagpipin kasi tayo, syempre nauuna yung mga videos kahit nasa pinakaluluhan siya. So, isa po yung panagpapa-attract sa mga viewers, sa mga followers po natin. Siyempre, ang pinipili ko is sa akin guys, ang pinipili ko naman is talaga siyempre yung pinipin ko, 3 is yung talaga matataas yung mga views nila. So, yung mga videos ko na matataas ang views, pinipin ko talaga siya. So, yan po talaga nakakatulong kasi yan sa mga viewers natin na ma-attract sila, ma-attract yung mga followers natin. So, even kahit hindi pa natin sila followers, pag chine-check nila yung account mo na ganito, ganyan, ay, talagang pinafollow ka talaga nila. Kasi nga, diba, syempre, matataas ang views. Wow, ganito, ganyan. Diba, nakakatuwa na meron na talaga si Meta na pin ngayon na ginawa. Samantala kasi dati wala naman. Naalala ko kasi pa nagpipin ako dito sa Facebook is yun talaga asa lang videos lang natin. Wala naman yan sa reels. So, ngayon, na-discover ko kasi siya, meron na siya, nakakatuwa talaga. Kasi nang naalala ko, doon lang talaga ako nagpipin ng 3 times sa TikTok account ko. So, yung pinipin ko talaga doon is talaga yung mga matataas ang mga views niya para kasi ma-attract talaga yung mga ano natin. Alam mo naman talaga ang mga Pinoy, diba? Parang may mga attitude tayo na ganyan, na parang akala mo na talaga ma-attract talaga sila sa mga matataas natin ng mga views. So, I don't know sa iba kung favorite mo talaga yung kahit hindi siya mataas ang video, so meron naman talagang ganyan na favorite mo yung vlog na yon, o favorite mo yung mga videos na yan, so pinipin mo talaga yan. So ako naman, ang purpose ko is talaga yung matataas lang ang mga views, ang mga pinipin ko siya. So ayan po yan guys, so yan sa reels, so nakakatulong po talaga yan na sa mga makaka-attract sa mga viewers natin. So ayan, so tuturuan ko po kayo kung paano. Ayan, papunta na po tayo sa screen. Hello guys, so nito na po tayo sa screen natin. So tuturuan ko na po kayo kung paano tayo mag-pin. So first po natin gagawin, syempre punta tayo sa Facebook. Ayan, click natin yan. And then, syempre napunta tayo dito, nauna dito, diba? Click natin tong yung picture ko sa taas. And then dito yung picture sa side naman. And then, napupunta na tayo dito guys. So, ito na po yung account ko guys. So, syempre, click natin itong bar kasi andito po yung reels. Ayan. O, diba? Click natin itong reels. O, diba nakikita nyo dyan? Meron siyang 3 pin dito sa, ano, sa 3 videos ko na yan. Ayan, sa taas nakikita nyo yung mga pin na yan. So, 3 po yan. So, o, diba? So, tuturuan ko po kayo ngayon kung paano. Halimbawa, itong videos ko na to, ito, itong kumanta ako, ipin natin siya para mauna siya doon. Ayan. Click natin siya. Ano ba ito? Baka na ganun pa. Ayan. And then, click natin itong 3 dots sa baba. And then, may nakalagay po dito na pin to your reels. Ayan. Click po natin yan. So, nauna na po siya doon, guys. Then, check natin. X natin siya. Tingnan niyo, di ba? Andito na siya. Ayan na siya sa first. Ayan po yun. So, ganyan po talaga magpang nagpipin tayo ng reels. So, nakilala naman kasi ang pin na, ano, na encounter ko is sa TikTok lang po. Pero, hindi na po ngayon. Meron na pala tayo sa reels. So, ginawa na po tayo ng pin Meta. Ayan. So, hope na meron tayong aral mo po dito sa tutorial po natin, guys. Ayan. So, hindi po nakapag-follow sa akin. Please, guys, follow na po. Thank you so much for watching.